gugyot mo. Totoo yun! Hawak ko si dugyot mo! Hawak mo si dugyot ko? Oo! It's a joke! Dapat parang natatakot ka. Dahil alam mo, tanging ang dugyot mo lang ang pwede pumatay sa'yo! Not really. Napansin ko lang na, as usual, nawawala na naman siya. Intriguing. Alam mo, ikaw ang intriguing eh. Dahil nagiging preoccupation mo ang pag-iisip ng kung ano-ano tungkol kay Marina. Alam mo, konti na lang, iisipin ko na na may gusto ka sa kanya eh. Please, she's not my type. Then lalo nakapagtataka. Hindi mo na nga type sa lagay na yan, eh most of the time, siya yung laman ng isip mo. Siguro nga kung wala akong nakikitang mali sa mga kinikilos niya, wala akong rason para pagdadaan siya. Kung wala akong naririnig ng mga secrets, ako na siguro may diferensya. So, you want to see her? But she's not here. She's nowhere to be found. But you didn't look hard enough. Come with me, she's in my office. She's in your office? Kanina pa! Ma'am, ako ang asawa ng namatayan. Nakikiramay po kami, Mrs. Maraming salamat po, ma'am. Ma'am, namatay ho siya. Kumain lang ng isda, bumubula na kaagad ang kanyang bibig. Hindi ho namin alam kung bakit. Yun lang ho ang kinain niya nung araw na yun, pero yun ang ikinamatay niya. Ma'am, tulungan niyo ho kami. Dalawa na lang ho kami ni Carlitos na iwan. Paano na ho kami ngayon? Carlitos, nakikiramay ako. Salamat. Sabay. Salamat. Wala na akong makapatid at ama, Isabel. Nalason sa lahat sa dagat. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit galit na galit ka sa Serena. Pero kung ikaw galit sa Serena, galit ako sa dagat. Ano, Dugo? Titigilan mo na ba ang paghihimo ng balat ng saiba? O ang dadalhin ko dito ang dugyot mo? Sige, salamat na marami. Oo, sige, salamat. Maga ka palang nagising. Ano paghanda na kita na almusal, ha? Pilar, inaantabayanan ko lang ang pagdating ni Marina. Sino yung mga kausap mo, Pilar? Ah, wala. Yung pinagtanungan ko lang kung nakakita sila ng Serena. Ano? Ganun lang? Basta tinanong mo? Oo. Pilar naman, hindi ba usapan natin na ililihim natin ang tungkol sa paghanap natin doon sa lalaking... Nagtanong lang naman ako eh. Kahit na Pilar, eh paano kung halimbawa ipagkalat nila na nagtatanong ka? Hindi nga sila nagtatanong kung bakit. Eh basta Pilar, tama na. Baka mamaya lalo natin maipahamak sila Marina at si Sheila sa pagtatanong mo eh. Tama na, alam mo naman ang chismis ha? Gusto ko lang naman makatulong Esther eh. Alam ko naman yan, Pilar.
at nagpapasalamat ako. Sige, ihahanda ko na yung almusal mo, ha? Sige. Okay. Ano ang ginagawa niyo? Eto, nagtitimpla ako ng panghilot at ang daming humihingi. Oh, Nay, paano nyo nung nakuha yan? Eh, ako naglagay niyan dito, ha? Siguro, hinangin. Nahulog, dinampot ko lang. Diyan ko lang nakita, oh. Nay, sa susunod may kailangan kayo, intayin nyo na ako para ako na lang kukuha. Baka mamaya mabagsakan pa kayo ng kung ano man. Salamat. O, Pag-ibig, kain na tayo! Ayan, kain na. O, hati tayo sa kanin, ha. Kumain ka na. Sarap yan. Wala kang gana? Kawawa ka naman. O, sige, susubuan muna kita, ha. Tapos ako naman ang kakain. Ayan. Ano bang nangyari sa'yo? Ba't ka nagkaganyan? Sino bang nakaaway mo? Yung bruha. Si Victoria? Si Victoria? Bruha? Naku, huwag kang makikipag-away sa babae. Masamang ugali yun. O, kumain ka na. Nakuha ko to sa tabing dagat. Masarap tong isda na to. Sige na. O, nga na yan. Airplane! Airplane! Kain na! Ah, ayan. Hala kayo, nagsasayang kayo ng pagkain. Ang dami-daming tao sa mundo nagugutom. Humingi kayo ng tao sa pagkain. Ang gulo nyo, kumain ka ng Pag-ibig. Huwag mo na pag-asaya na pala yung Lorelai. May laso ng mga isda. Ikaw ang naglagay ng laso sa isda, no? Lorelai, ang hirap po naman kausapin eh. Ba't naman lalagyan ni Manding ng laso ng isda? Ito naman si Gasparo, nagpapatulpe. Maniwala kayo sa amin. Hindi magandang kainin yung isdang yan eh. May laso niyan. Marami laso ng kasama natin na matay. May laso ng dagat. Nako kayo talaga. Nagpatong-patong pa yung mga sinasabi. Eh, may laso nga yung isdang yan. Huwag kayong mag-alala. Natutuwa ako, nagmamalasakit kayo. Pero sirena ako eh. Alam ko kung may laso na o wala. Sirena na naman ngayon. Ay, naku, Manding, nalito na nga. Kung ayaw paawat ka, iyaan mo. Pag-ibig, masarap to. Iyaan mo, ano yung mga yan, malason. Halika yung kumain kayo. Sino, Manding, tara na. Iyaan mo sila. Iyaan mo kainin. Kunain nga. Sarap! Sarap na Pag-ibig. Utang namin ang buhay namin sa iyo, Marina. Maraming salamat. Hindi kayo dapat magpasalamat, Nanay Ista. Isang pamilya lang tayong lahat. Hindi lang nung inampon niyo ako at Renato bilang isang sirena. Pero sa ginawa mo, nilagay mo ang iyong buhay sa malaking panganib, Marina. Pati na rin ang buhay ni Dugyot, ni Sheila. Pero hindi ko pa rin makakalimutan, Nanay Ista, na ibinigay mo ang iyong kwintas, kapalit ng kalusugan mo at kagandahan, para lang magkaroon ako ng mga paa, para lang maging tao ako. Nanay Ista, mahal na mahal ko kayo. Kayong lahat. At wala akong hindi gagawin para sa inyo. Kung ayaw mong gawin kita ang shohoy! Ay, wala! Ewan ako! Ganda-ganda ko naman ako! Sinapin ko sa lera ako! Basta! Babalik ka doon sa kariyan ni Ishta. Sa lalo madaling panahon, nakawin mo yung batong Bignoy. Hindi ako dapat maunahan ni Marina. Lalong-lalo na si Dugyot. Pero naman, mother, di ba? Eh, magtatanong mga yun. Magtataka! Ako yung bagla kong nawala, sumulpo. Kaya, ang sasabihin ko? Sabihin mo,
nalason ka rin! Eh, pero ano kasi yung, kunyari, pag... Ano ba? Reklamo ka ng reklamo! Talaga ba pilit-pilit mo ako? Gusto mo talagang gawin kita? Ay, nako, gets ko na yan! Naging shokor, shokor na naman. Yon, ganon. Eto na nga, go na nga. Eto na, oh, yan. Go! Early! Pag nagawa mo yan, pakakawalan na kita. Nung una, ayaw niya maniwala. Pero nung makita niya seryoso ko, yun, takot na takot. Salamat naman kung ganun. Kami nga dapat magpasalamat sa'yo eh. Pinaabot ni Nanay Istat ng iba pang mga sirena. Pero, alam mo, Sheila, nag-aalala rin kami. Kaming lahat. Kasi, ngayon na alam ni Dugong na magkakilala tayo. Lalong malalagay lang sa panganib ang buhay mo. Ang buhay natin lahat. Hanggat na sa akin ang kapangyarihan, wala kayong dapat ipag-alala. Nasa panig tayo ng kabutihan. At kung kailangan ibuwis ko ang buhay ko para sa inyong kaligtasan, gagawin ko, Marina. Salamat, Sheila. Sisters! Sisters! I'm back! Marlene, buhay ka! Oh. Alika dito! Ano ba? Saan ka ba nanggaling? Ano nangyari sa'yo? Bakit ngayon ka na? Ay, nako! Habang kwento, hindi ko na matandaan eh. Ay, wala ba yun? Ang alam ko, nagsiswimming ako noon eh. Tapos nahilo ko. Tapos natulog ako ng matagal. Tapos, pagising ko, morning glory na. Ay, ato ako ngayon. Isa! Bakit si Pearly naapektuhan ng laso ng balat na saimak? Pero si Marina hindi. Eh di ba pareho lang naman silang hindi totoong sirena? Siguro dahil nasa lupa si Marina nung kumalating yung lason. Samantalang si Pearly narinito lang. Sige, halika. Gamutin natin yung sugat ni Pearly. Kuha kayo ng tubig mula sa kabibe. Para masiguro natin kung huyan siya gumaling. Halika. Sana lang, Pearly, totoo yung lahat na sinasabi mo, ah. Sana huwag mong sagsirain yung tiwala namin sa'yo. Oo naman! Kaya ano? Ano ba, sister? Pa! Ay, patulog ka na! Patulog ka na! Maaga pa bukas ang lakad natin! Matutulog na nga ako! Ay, Manday! Bukas, pwede na tayong pumalaot. Ay, oo! At takot, matagal-tagal din tayong walang kita. Pero, ligtas na ba ang dagat? Ang mga isda? Nakita ko nga si Elias at si Lorelai. Kumain sila, hindi naman sila nalason. Tara, ito ha! Ako, matagal na ako hindi naniniwala dyan kay Lorelai at kay Elias. Pero nung makita namin ni Manding, nakinain yung isda na walang lason, naniwala ako. Abay, sigurado si Lorelai na walang lason yung isda. Naniniwala kang sirena si Lorelai? Ay, doon siya sinasabi niya sa kaputan niya. Hindi, pero malay din natin, oh. Oh, di ba? Eh, doon siya sinasabi nga niya sa napunta niya si Victoria, naniniwala kayo ron? Ha? Oo nga, sinabi niya na nakalakad si Victoria. Siya pang naglason sa dagat. Papare ha, sandali ha. Ito ha, ayaw kong pagkutahan si Victoria. O, pero malay din natin. Imposible! Imposible! Eh, baka lang sakali. Malay mo nga naman. Eh, kung si Lorelai nga, nagkatotoo yung sinabi. Kwento ka ng kwento. Uminom ka nga! Sige oh. Lang, kasapari ka! Son, meron ko ba dyan, ano? Mga tsitsira, son! Ronald! Anong ginagawa mo dito? Gusto sana kita makausap, Luna eh. Ano pa bang pag-uusapan natin? Ano namang panlulokong gagawin mo sa akin? Luna, hindi ako manluloko. Torpe, oo. Aminin ko torpe ako. Pero manluloko hindi. At kung sakaling manluloko man ako, sinisiguro ko sa'yo, hindi ko ang babaeng lolokohin ko. Dahil, mahal kita, Luna. Mahal na mahal kita. Ayan, nasabi ko na. Sana hindi ka nagalit. Hindi naman ako galit eh. Talaga? Eh di, ibig sabihin yan, tayo na.
Para naman sa torpe, medyo mabilis ka rin, ano? Sorry. Alam mo, Ronald, mahal naman kita eh. Kaya lang, bilang kaibigan lang talaga. Sana matanggap mo na ganun lang talaga tingin ko sa'yo. Sige, at least friends tayo, di ba? Hindi lang friends. Best friends. Ay! Wala ka ba nakakalimutan, Victoria? Ano? Ay! Yung pangako mo! Kapalit nung pagpapagaling ko sa'yo! Si Dugyot! Hindi ba ang usapan natin? Uutusan mo ang hangin para hanapin siya. Oo naman, hindi ko naman nakakalimutan, ano? Eh, pero naman, ngayon lang ako nakakalakad yung pag-uunahin ko. Siyempre, di mamamasyal-masyal muna ako. Lilibang-libangin ko muna sarili ko, di ba? Iuutos mo lang, hindi mo pa nagawa? Aish! Eh, bakit ka kasi nag-aapura? Dahil marami akong plano sa buhay! Oh, siya. Huwag ka mag-alala. Isang araw, susurpresahin na lang kita at tigla ko na lang dadalhin sa'yo si Dugyot. Okay ba? Siguraduhin mo, pinsa. Dahil pag naunahan kita sa paghanap kay Dugyot, ibabalik ko ang pilay mo! Soundtrack ng Little Mermaid. Na ano? Little Mermaid. Ano yun? Hindi mo alam yan? Ito, kwento ko sa'yo. It's about the... itong sirena to na because of love, she gave up her legs for the love of her life. Kind of love. Si Dugyot! Nasaan si Dugyot? Hindi ko kilala yun. Na sinungaling! Paano mo mababanggit ang pangalan Dugyot kung hindi mo siya kilala? Wala akong kilalang Dugyot! Kailan kaya
mangsa.